Papalalimin natin yung diskusyon talakayan tungkol sa no, sa bata. So so meron ba kayo, you have 100 plus barangays, no? Yes. Meron ba kayong barangay na naobserbahan na dati eh parang tulog na tulog yung bata tapos nagising at ngayon naging highly functional? At ano yung itsura ng transformation na yun? Ano yung itsura ng bata na tulog na biglang gising at naging masigasi? Tingin ko wala na tayong hindi functional na bata eh. Meron kami dati, okay, yung mga barangay na humubog lang ng kanilang mga bata. For the sake of saying may badak sila. Oh. Pero hindi naman nagtatrabaho yung badak, hindi naman nila alam yung responsibilities nila, at hindi naman sila nagiging aktibo. Mm. No? So, I think with the guidance of CADAC and with the mandate of the president, ay ngayon lahat ng mga badak ay functional na. Meaning we really reached out to them, we trained them, we gave importance to them, we gave them support in terms of if it's manpower, if it's equipment, we gave it to them. But we also demanded from them output, no? At yan yung, siyempre may exchange yan. O, eto kailangan ninyo, eto naman yung bibigyan nyo sa amin. So, kailangan ngayon, meron na silang action plans. Okay. Halimbawa, dapat maliwanag yung mga programa ngayon nila at meron ng kaakibat na sangkadakmakmak na paperwork yan, di ba? Hindi lang pwedeng sabihin na ito yung plan. Kailangan may ebidensya tayo na talagang ginawa nila yung plano nila. Ano yung output nila, no? Meron din tayong parameters that we set in place, no? For example, yung sa drug clearing, most LGUs, they adopt only the criteria given by the DDB, the Dangerous Drugs Board, which is the absence of coddlers, protectors, marijuana plantations, drug dens, etc. In Quezon City, we passed an ordinance na kailangan mas malawak pa yung parameters for adjudging a barangay drug-free, no? So, mas mataas yung standards. Sobrang taas ng standards namin. Kailangan sobrang aktibo nung kanilang masamasid. So, alam yan, that's our project with the DILG. Ano yun? Ito yung harnessing the volunteer strength of their stakeholders in the barangay. Kailangan meron silang matibay na masamasid, na umaandar, na nagtatrabaho. Tapos sa ilalim pa ng masamasid, may mga cluster leaders pa yan, mga clusters, no? Neighborhood watch groups ang tawag namin dyan eh. So, hiniwalay pa nila yung mga barangay nila into workable spaces, halimbawa streets or puroks, na talagang may nagmaman amongst the members of the masamasid ng mga kalsada na yan, na may assignment sila na halimbawa X number of houses kailangan imo-monitor nila na drug cleared yan, or I mean drug free yan, no? So may ganyang proactivity na minamandate namin sa mga barangay namin, no? Secondly, lahat ng mga barangay namin ay may magandang relasyon sa kanilang mga simbahan, no? So the UBAS, yung ugnayan ng barangay at simbahan. So lahat ng barangay namin ay may memorandum of agreement with their respective faith-based organizations, no? So each barangay dapat may ugnayan sila, dapat dapat may UBAS sila. Mm-hmm. May matibay na UBAS at may memorandum din sila dyan. So sila rin, marami silang memorandum. Tanungin mo sila. So parang nasasalamin nila. Kung anong ginagawa ng CADAC, parang ganun rin yung nasasalamin nila. Yes, miniature CADAC sila sa barangay. No? And then, kailangan may programs din sila for rehabilitation, may programs din sila for their surrenderers. So kahit, so kami, binababa namin yung clinical, pero sila rin, may sarili pa sila. No, kaya maraming ginagawa talaga ang barangay for their drug surrenderers, no? Yung iba talagang ini-incentivize pa nila yung mga surrenderers talaga nila, may mga outings pa sila, o kaya they have jobs ready for their surrenderers within the barangay. And I salute our barangay chairman for being so creative in thinking of ways that they themselves can complement our program, no? So saan na ba tayo? Then kasama pa sa parameters namin yung kailangan may suggestion box. In other words, there must be a mechanism that will allow a normal citizen to air their information with in confidence. Mm-hmm. So meron silang lahat suggestion boxes na pwedeng hulugan ng information. And may protocols pa kami dyan kasi syempre ayaw namin na nabanggalit sa atin yung human rights, no, commission. And we would really want to work with them. We don't want to work against them. Mm-hmm. We also value human rights in our city. So, ngayon may protocols talaga to ensure that
yung mga pangalan na naipasok sa suggestion boxes ay binavalidate ng mabuti, na binubuksan lang yung box na yan in the presence of a member of the NGO, faith-based organizations, the barangay representative, binubuksan yan, kasama pa yata si police. Tapos, they screen whatever information is there, they validate, you know, so there's a protocol there that we put in place, no? And happy naman ng human rights with what we've done. We also, sa sanggunian, kapag lumalapit yung mga barangay to have their budgets approved, dahil vice mayor rin ang head ng sanggunian, we make sure na may pondo na nakalaan sa bawat barangay budget para lang sa anti-drug campaign, no? So, mandatory yan sa kanila. So, meron ba kayong barangay leaders na nangibabaw yung takot? Kasi di ba, nakakatakot rin yung pag nagkakabungguan with drug personalities ba yung tawag? Ano? So, meron bang ganun? And how did you support barangay leaders na parang kinakabahan pa to enter into this problem area na tuloy-tuloy? Yes, well, first, talagang malaking issue yan, because in the beginning, many really of our barangay leaders were very afraid because baka balikan sila, baka maging target sila, and I didn't want their lives to be jeopardized as well. At dito naman pumasok yung aming very good relationship with the law enforcement agency. So yan, I forgot to mention that earlier, pero napakahalaga niyan, no? Nakatulong talaga na yung inassign sa aming police chief is really committed. He's a man of integrity, really above board siya. He really won our trust and confidence here. So I'd like to name him si General Guillermo Eleazar, na kami ay nahihinayang nawala siya sa amin. But really, he was such a pioneer in this, making sure that the citizens won back the trust of the law enforcement agencies. Kasi in the past, no, and now siguro pwede ko naman banggitin na yung mga parang moro-moro lang ginagawa natin, no? Kami sa CADAC, very talagang committed kami sa trabahong ito, pero nalaman na lang namin na marami sa mga law enforcement agents na na-assign to work with us, nakasabwat pala sa mga drug protectors, sa mga drug cutters. Kaya naman pala rin, hindi nagpo-progress yung aming campaign against illegal drugs. Kasi half of that is law enforcement, no? So, bagamat nag-share kami ng information sa kanila, yung pala, hindi naman pala sila sincero sa kanilang mandato to protect the people, no? Pero tingin ko, nakatulong yung integridad na ipinasok ni General Eleazar sa police force natin. Naging sincere siya kasi ngayon yung mga kapitan, kapag meron silang complaint against an erring law enforcer, agad-agad yan nililipat. Agad-agad yan nagkakaroon na ng penalties or punishment from the QCPD. In other words, ina-actionan, no? At nakita yan ang mga barangay captains namin, no? So nagkaroon sila ng lakas ng loob na gawin yung trabaho nila, because they knew the police were there to support them. We were there to support them. And PIDEA, we also have a very, very nice and strong working relationship with the PIDEA as well, no? So I attribute the success of Quezon City to really all the stakeholders willing to work together, having the commitment to address this issue, and there is no one person that should receive the credit for this. All of us working together, hand in hand, is responsible for making Quezon City one of the, I think, more successful LGUs in this regard. No? Mm-hmm. Mm-hmm. So, ngayon yung Quezon City, to my mind, parang panganay, no? In the sense na isa sa mas malaki, no? Mas mahirap yung mga problema, so naturally kayo yung nauunang nakakagawa ng solusyon, no? And inisip na namin to share your lessons learned with the BADACs, even outside of NCR, no? Yung mga barangay captain na sa probinsya. So anong 3 tips naman ang mabibigay ninyo sa mga barangay leaders, no? Maaring dito sa mga probinsya, no? Ano yung tips na pwede nyo ibigay sa kanila para masimulan na nilang ma-level up lalo yung mga kanilang mga bada? Parang
pareho rin naman sa tips ko sa mga adak. Eh kasi mini kadak naman ang badak. So kailangan yung kanilang sana darating na ang halalan. So siguro dapat ang mga mamamayan pumili muna ng barangay chairman na prioridad niya ang war against drugs, no? Itong paglutas ng illegal drug problem natin. So ito ay actually payo ko sa mga voters, no? Pero sana rin ang mga barangay chairman gawin nilang plataporma ito, no? Priority nila ito. Para ipakita rin nila na committed sila sa mandato ng pangulo, no? So number one 'yan. Pero second, siguro this will air after the elections as well. So but the barangay chairman should not be afraid to seek the assistance of their adacs, no? Mm-hmm. They should work very closely with their adacs. They should show political will, and then tingin ko kung yung adac ay maayos at yung barangay chairman ay naglapit siya ng programa, kung kulang siya ng resources, kung kulang siya ng anumang manpower o ano, tutulong naman yung adac sa kanya eh. Basta lang magpakita lang siya ng initiative. Mm-hmm. Tingin ko, so kailangan si adac mismo may initiative. Tingin ko yung adac rin, katulad din sa kadak, should reach out to the community. Mm-hmm. Kasi kailangan alam din ni barangay chairman that this is not his fight alone. This is the fight of the community. Huwag siyang matakot. At kailangan i-engage na yung community na tulungan siya sa pag-solve ng problema na ito. Katulad rin ng ginawa namin, gagawin din niya sa community yan. No? At ganun din, kailangan i-incentivize din niya yung mga mamamayan dahil wala namang mga sweldo yan. Mm-hmm. Yung masamasid volunteers, lahat yan. Pero paano niya i-incentivize yung mga mamamayan na nakatira sa kanyang jurisdiction na tumulong, makiisa, makibahagi. Nasa kanya din yan. Nasa kanyang uri ng leadership din yan. And I think, based on my experience, kapag mahusay magaling yung kapitan, people follow by example. Mm-hmm. Diba? Gusto naman talaga nilang sumuportahan ang chairman nila na nakikita nila na nasa puso ang sinseridad at integridad na tumulong din. Kasi alam naman ng mga taong bayan na drugs is a menace. Kailangan naman talaga na mabaon sa utak at puso nila na ayaw natin yan sa community. And the kapitan leads the way and through his good example, the people will follow. No? So yan ang aking mga tips sa mga kapitan. No? Kailangan talaga, huwag niyang isiping one-man show ito. Kundi, again, show natin lahat ito. And he's just leading the way. No? Mm-hmm. Okay, maraming salamat kay Vice Mayor Joy Belmonte. Congratulations sa nagawa ninyo sa Quezon City. Thank you. At sana maging example na may mapulo tayo dito sa experience ng Quezon City at madami sa mga tips nila ay ma-replicate sa iba't ibang barangay all over the country.